So ito po, quick update regarding po sa mga noontime wars. Naglabas na po ng NUTAM ratings for Friday, Saturday, Monday at tuloy-tuloy pa rin po na namamayagpag ang EAT dyan po sa tanghali. Okay? Nung August 25, Friday ay naka 5.1 ang EAT. Nung pong Sabado, birthday celebration ni Tito Sen, naka 4.9. At nung August 28, Monday to start the week, ay 4.9 din po. So yun na yung average ng EAT, nasa 5%. At tuloy-tuloy pa rin po yung pamamayagpag niya. So buong month of August ay number 1 po ang EAT. Pumangalawa po yung pong sa Tape It Bulaga. 4.1, 4.1, 4.0 dun sa tatlong araw na sinabi ko po. So they remain a steady number 2 dito po sa ratings war. At pumangatlo po ang It Showtime, 3.8, 3.5 at 3.8 sa latest po na NUTAM na Nielsen Philippines. Okay, so merong mga lumalabas na reports na kahapon ay nakalamang yung Tape It Bulaga. Okay, so I would have to verify on that. Check ko lang po yung mga lumabas na reports. Tapos po, ire-report ko po sa inyo kaagad mamaya tungkol po dyan. Okay, so sa akin, ano naman to? Basta kung ano yung labas ng NUTAM, yun po yung ire-report ko sa inyo. For the whole month of August, EAT po yung nangunguna sa ratings. Of course, sa online, kitang-kita naman po natin na ang lumalamang po, kadalasan EAT, minsan It's Showtime, kumbaga salitan po sila dyan sa YouTube, sa Facebook, at yung sa Tape It Bulaga po ay doon pinakamahina pagdating po sa online. Okay? So yan, pag-usapan po natin itong kay Echo. Siya po ay nag-post nung kanyang conversation dito po kay Attorney Maggie ng Tape, kung saan po sumubok po siyang mag-reach out. Okay? So siya po ay naglabas, 'di ba, ng Certificate of Copyright Registration para po sa Everybody Happy, EB Happy. Ang sinabi ni Attorney Maggie, iba naman ito. Yung sa amin It Bulaga Happy, sa kanya Everybody Happy, yung sa amin trademark, sa kanya copyright. Kung lumabas yung kanyang trademark na application for EB Happy, ay haharangan namin ito kasi sa ngayon ang hawak na trademark nung sa Tape ay yung It Bulaga at EB. So maaring yung EB ay medyo malapit sa EB Happy, kaya susubukan nilang pigilan itong si Echo. So pinost po ni Echo yung kanyang pag-initiate ng conversation dito po kay Attorney Maggie. At ang sinabi po niya, ako po si Jericho Season, aka Backlash Echo. Ako po ay nagbabaka sakaling dito sa FB na makahingi ng inyong konting oras para makipag-meeting po. Ito po ay tungkol sa paggamit ng Tape sa aking created segment na EB Happy without my permission. Hope to hear from you. Salamat po. So yun, nung nakausap ko naman si Echo, he was open naman, he was willing naman na makipag-usap. Kumaga, itong si Echo, sa case niya, hindi naman siya against sa Tape, wala naman siyang against sa mga halusos. Thankful nga siya na siya ay nabigyan ng pagkakataon noon. Pero doon sa mga writer yung kanyang problema, kasi he feels na he's not being given credit doon sa ginawa niya at ginagamit ito ngayon nang walang permiso sa kanya. Okay? So of course, iba yung pananaw ng mga taga-Tape tungkol dyan, pero tingnan po natin kung may patutunguhan yung pong kanilang pag-uusap kung sakaling matuloy man. Okay? Ito si Attorney Maggie, mabait naman yan at maayos naman yan kausap. Pero tingnan po natin kung papansinin nila itong pag-reach out ni Echo sa kanila. Okay? Next po, meron na din siyang EB Happy Official na YouTube channel. Okay? Gumawa na din si Echo ng kanyang sariling EB Happy na YouTube. Okay? Everybody Happy naman ito. So I don't think na ito ay aawayin pa ng Tape. Sana naman hindi na aawayin ng Tape ito, 'di ba? So ito yung Everybody, ay hindi masyadong kita, Everybody Happy na YouTube. Sa ngayon po, 25 subscribers pa lang. Suportahan po natin. Hanapin nyo lang po sa YouTube at EB Happy. At makikita nyo po ito pong YouTube channel na ginawa nitong si Echo para po sa kanyang mga comedy siguro at yung kanyang mga performance. So madalas po yan sa mga comedy bar, umiikot. And try po natin, I reach out to him na to get his side kasi po update ito dun sa storya po niya.
try po natin kung sakali pong mahingan po natin siya ng komento tungkol po dito. So ngayon po, tanghali, merong EAT, merong mga noontime shows. Tomorrow, hinintay po ngayong araw kasi po nakaantabay na lahat sa MTRCB. Lalabas na po yung desisyon regarding sa it's showtime, kung masususpende ba ang show o kung bibigyan lang ng warning o kung ano man. So inaantabayanan po, I think malapit na po yan. Kung hindi today, siguro this week lalabas po yung desisyon ng MTRCB tungkol dyan. Marami pong nakaabang. Si Vice Ganda, kumaga, minsan nagpaparinig, minsan ano, pero ito lang masasabi ko, pansinin nyo, nag-iingat sila, mas maingat na lahat ngayon sa EAT. Maingat pagdating sa mga green jokes. So I guess yun naman ang gustong epekto ng MTRCB. Okay, not for anything else, kasi iba iniisip na parang gustong sirain yung it's showtime, gustong ano yung mga kalaban ng EAT. Wala pong ganun sa MTRCB. Board po yan, marami pong kasama po dyan, hindi lang si chairwoman lalayan. Ang gusto lang naman ay mag-ingat, magdalawang isip bago po humirit ng mga bastos o mga green jokes. So yun naman po, baga, dahil doon nagagawa ng MTRCB yung trabaho niya. Kaya nagdodoble ingat yung mga live na noontime shows na humirit ng mga bastos, humirit ng mga merong mga sensual na mga hirit o na mga jokes. And in the end, yun po talaga ang trabaho. Basically, yun na po yun talaga. Walang yun ang pinaka basic na function niya, television, 'di ba, and movies, na mag-ingat po sa mga sinasabi para hindi po mapanood at ma-impluwensyahan ng mali ang mga bata. So ayan po, abangan po natin. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Ayan, bye-bye mga Dabarkads.